Hi guys! Hi everyone! Masayang buhay! Welcome back to Pagkain Rapsa! Today ay ipapakita ko sa inyo kung paano tayo maglinis ng hito or catfish. Kaya naman, let's start! Para madali nating mapatay ang hito, hindi na natin ito kailangang pukpukin pa sa ulo o kung anuman. Gagamit lang tayo dito ng 2 kitchen ingredients at ito ay ang ating suka at asin. So, sa asin, mga isang dakot lang ang ating ilalagay. Okay na. And yung suka naman ay isang pack or isang sachet ang ating ilalagay. So, hindi lang ito nakakatulong para mamatay or mabilis mamatay ang hito. Ito rin ay nakakatulong para mawala yung lansa nila. So, itong mga hito na to ay nakuha natin sa ating fish pond. Medyo malalaki kasi isang taon na ito mahigit. Kaya, mas matagal itong mamatay. So, mag-aantay pa tayo dito ng ilang minuto. And, ito ay nahuli natin sa ating fish pond kinoriente 4 days ago. So, nung nakuha natin ito, nilagay natin ito sa drum para maisuka nung hito yung mga dumi nito. So, parang pag nagluluto lang din tayo ng suso. Kita natin ay unti-unti na silang nahihina o namamatay. At pwede pa natin gawin yung iba nating gawain. So, babalikan natin ito mamaya. And by the way, ang asin ay nakakatulong din pala para kahit pa paano mabawasan yung dulas ng hito. So, mamaya tatanggalin pa natin yung madulas dito sa katawan ng hito. So, antayin lang muna natin itong mamatay. And after 45 minutes, eto na, namatay na ng tuluyan ang ating hito. Pwede natin itong banlawan at saka natin ito lilinisin pa. So, ito na yung ating hito na matay na gamit ang suka at asin. Ngayon naman ay lilinisin na natin ito. So, itong hawak natin ay lalaking hito dahil ito ay payat na mahaba. And then, the rest ay puro babae dahil malalaki yung tiyan nila. Sa paghahawak ng hito, ang importante dito ay hindi tayo matusok ng kanilang tibo. Kasi sobrang tulis niyan and masakit yan kapag tayo ay natusok. So, kapag ganitong mga malalaking hito na, medyo mapurol na o hindi na ganun katulisan yung kanilang tibo. So, ingat na lang din. So, sa paglilinis nito, ang kailangan lang natin ditong matanggal or importante nating matanggal dito ay yung dulas dun sa katawan nila kasi andyan din yung lansa. And tatanggalin din natin ang bituka, palikpik at buntot nito. So, dahil sobrang laki nito, ang gagawin natin dito ay pa-fillet, ipiprito natin ito. Pero depende sa inyo kung anong gusto nyong luto, pwedeng inihaw, prito, adobo, or igata. Minsan naman, kapag available ang abo, ginagamit din namin ito sa paglilinis ng hito. So, ito ay nakakatulong din para matanggal yung lansa nito or itong madulas dito sa katawan. Irarab lang natin yung abo dito sa katawan niya. Pero kung wala unavailable, pwede naman yung ganitong ginagawa natin. Thank you.
sunod naman natin gagawin ay tatanggalin natin yung bitukan ng isda. Ayan, and nakikita natin na meron siyang itlog dahil ito ay babaeng hito. So, mag-ingat lang sa paghawak para hindi sumabog yung itlog. Pwede pa itong kainin maging yung kanyang ulo. Kinakain din yan. Pero hindi na natin ito sasama sa ating recipe. Siguro bibigay na lang natin ito sa mga kaibigan nating o tropa nating manginginom. And habang ginagawa natin ito, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. And mag-join na rin po kayo sa ating Facebook page, Negosyo Recipes Pagkaing Rapsa. Let's all be connected. Pwede po kayo mag-post ng mga recipes ninyo or mag-ask ng questions related sa pagkain. And soon, magkakaroon tayo ng giveaways and other surprises. Kaya naman mag-join na sa ating Facebook page and mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Pagkatapos nito ay huhugasan pa natin ito at saka natin ito lalamasin pamamaya sa asin at suka para talagang mawala ang lansa at dulas dito sa ating hito.
And just like that, ganun ang kadali ang maglinis ng hito. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye!